Ano nga ba ang dapat gawin para makalabas kaagad sa kulungan ang isang respondent o ang isang akusado o ano ang dapat gawin para di makulong? So, napakagandang tanong, no? So, iyan yung pag-uusapan natin ngayong video to. So, yung mapadali o hindi makulong o mapadali ang paglabas ng isang akusado. So, by the way, kung first time ka, ako nga pala si Polisya ko at your service. Isa po tayong criminologist. So, ganito mga kapatid, no, kung meron kayong kamag-anak or relatives or kaibigan na ayaw makulong, unang-una, huwag niyang pabayaan yung kaso. So, ang pinakamagandang gawin kapag nakakulong na ang suspect o kapag may kaso na para di makulong, unang-una ay mag-bail. So, hanapin agad yung information. Tingnan kung meron siyang bail recommended. So, kung wala naman, so, anong dapat gawin? Kung walang bail recommended, ibig sabihin, yung kaso ay mabigat talaga, hindi bailable. Ang pinakamaganda mong gawin ay mag-request ng bail. Baka sakali, malay mo, di ba? Kaya nga mag-request eh. Tandaan nyo ha, request. So, hindi absolute yan na approve. So, pwedeng deny, pwedeng hindi. So, kailangan na ba ng attorney sa ganito? Mas maganda kung meron kayong attorney. Pero kung wala, nandito nga yung channel natin para i-assist kayo, no? Pumunta kayo sa PAO, Public Attorney's Office, na humingi kayo ng assistant doon. Kasi automatic naman yan, na kapag yung kaso nandyan, nakarapol na yan, so mayroong naka-assign na prosecutor dyan. So hanahanapin nyo lang. Hanapin nyo kung sino may hawak na prosecutor ng kasong ito. So, andyan tayo, bail. Kung bailable. Ngayon, so, for example, nakapag-bail na kayo. Siyempre, nakalabas na. Ay, di wala ng problema. O tandaan natin na ang bail ay may kaso pa rin. Mag-aatin pa rin ng hearing. Ano lang yan? Parang temporaring kalayaan. In the end, kapag natapos yung decision ng kaso, maaari pa rin makulong yung suspect. At maaari pa rin magbayad. Okay? So, ngayon, ang pinakamainam dyan na paraan, kapag talagang may kaso, ay kung gusto mo nang matapos talaga, makipag-bargain. Makipag-bargain. So, ano mga ibig sabihin ng bargaining? So, dito sa bargaining, dito ang papasok nung parang yung accused ay aamin na magigilid sa krimen na nagawa, pero hihingi siya ng tawad na mas mababang krimen ang ikaso sa kanya. Mas mababa. Para matapos na. Yun nga lang, disadvantage dito, magkakaroon siya ng final sentence, pero probably lalong-lalo. Kaya ka nga makipag-bargain para hindi ka makulong, di ba? So, tatantyahin nyo, i-estimatein nyo na yung penalty ay hindi lalagpas sa 6 years. So, yun ay pwedeng hindi makulong kasi mag-a-apply ka ng probation. So, yun na para mapababa. Dalawang klase ang maraming purpose ang plea bargaining. Unang-una, yung kakasuhan ka sa mas mababang kasalanan. Pangalawa, para pababain yung sentensya mo. Para ma-abil mo yung privilege mo, lalo-lalo na yung probation. At para, pag na-abil mo yon, makakalaya ka na. O hindi ka na makukulong. Diba? Kapag nakabil. Dalawang senaryo, nakulong or nasa labas ka, pero naka-under bail ka. O kaya, wala kang pang-bail, nasa loob ka ng kulungan, gusto mo nang matapos, gusto mo makalabas, makikipag-bargain ka para ma-avail mo yung probation at para makalabas na kaagad. Okay? Yun po ang paraan para hindi makulong o para makalabas agad yung suspect.
or yung respondent. So, pangatlo ay ang settlement. So, ang kaso po, kahit nasa court na yan, lalong-lalo na pag private complainant, so malaki pa ang posibilidad na masettle dyan, magkaroon ng settlement. So, pamamagitan ng ano? Siyempre, ang settlement, ang pagkakasundo ng dalawang parte na parang naiurong yung demanda. Lalong-lalo na kapag ang complainant ay willing naman makipag-settle. So, pwedeng-pwede yon. So, magkano ba ang amount niyan? So, depende po. Ang court po halos eh, suggestion lang yan pagdating sa settlement. Yung price po niyan sa pagdating sa settlement, depende kung saan kayo magkakasundong price. Ngayon, pag hindi kayo nagkasundo, eh di niya masisettle. Tuloy ang kaso. So, hanggang sa madesisyonan. So, alam naman natin na ang desisyon talaga ay mahirap kunin. Matagal. Hindi lang matagal, no? Napakatagal. Lalong-lalo na kapag sa capital offense. Pwede tumakbo yan, guys, ha? 3 years, 5 years, or 10 years, 15 years, or even 25 years. Pwede umabot yung kaso nyo na hindi pa madesisyonan yan ng court. Napakaraming kaso nakapending. So, yan ang mga tatlong paraan na yan kung para makalabas agad yung suspect. Para ma-enjoy niya yung second life niya o second pagkakataon. Ha? O ano naman yung probation? O, yung probation, ito na nga yung paborito nyo na para makalabas, para ma-abil yung suspect. Sabihin natin, pag nagkaroon siya ng final sentence, so yung probation, mayroon niyang qualification. Unang-una dyan, may final sentence ka na hindi lalagpas sa 6 years. At first time offender, sabi mga iba pa, so madadali na yon. So, yung kasban naman, guys, may requirements din to, ha? Yung kasban, yung bail. Ang una-una itong requirements, siyempre, pag bailable yung kaso, yung pang-bail, mas maganda cash para mabilis. At ibabalik naman niya pag natapos yung hearing. Ano man ang bail, kapag natapos yung hearing, ano man ang kadatan niyan, maging guilty ka man or not guilty, or dismiss, ibabalik naman yung bail. Kaya lang, kapag na-violate mo yung kondisyon, di ka nagpakita yung suspect, possible, probably, absolute, hindi possible, absolutely, mag-i-issue ng warrant ang court again, and yung bail, hindi mo na mabawi yan. So, in favor to the government, ipuporpit nila yan. Sige, diba? Eh, yun po ang bail. Yung po ang tatlong paraan na yan, ang madaling makipag-settle. Kaya, pag tuloy-tuloy yung kaso, so, matagal yon. So, may tanong dito. Pag nag-settlement ba, ay makakalabas agad? Agad? Ano yan? Bibili ka ng tinapay? Tapos, ayan ha? Hindi po. Aantayin nyo yung dismissal ng kaso. Kasi may kaso na eh. So, may proseso. Kapag settlement, siyempre, kung nasa court na yung suspect, kung nasa court na yung kaso, ay proseso pa yan. Hindi agad-agad. Maaaring weeks, months, o depende sa court kung kailan nila ibababa yung dismissal. Yung tinatawag na dismissal case. Court order para malumabas na yung suspect kung nakakulong. So, i-follow up nyo. Lalo na kapag nasettled na. Commonly sa settlement, ang hinahanap dyan na sa complainant, hindi yung price, hindi yung resibo ng pagbayad. Hindi, walang ganun. Bahala kayo sa, bahala yung dalawang parte sa pagdating sa bayaran. Ang main concern dito para ma-release yung respondent, yung suspect, ay yung affidavit of desistant. Iyon yung pangahawakan kasi ng mga prosecutor ng judge eh. Dahilan para i-dismiss yung kaso, yung affidavit of desistance, ibig sabihin withdrawal of the case. So may mga qualification din yan, so check nyo na lang yan sa iba natin video or kung gusto nyo, siyempre tanong nyo doon sa PAO, kung sa prosecutor, kung ano ang tinatawag na doon kayo maghingi ng form, magpatulong kayo doon
para gumawa ng affidavit of desistance. So, pirmahan lang naman yun ng complainant. Siguro, pag nag-submit, ihingi ng valid ID na parang identity na yung nakasulat doon ay siya talaga at yung nagko-complain ay siya talaga. So, ang paggawa niyan, kung wala sa PAW, kung nagmamadali kayo, punta kayo sa mga law firm, paggawa kayo doon. Pero dapat, dala niyo yung detalye ng kaso. Kasi, yan yung lalagay doon eh, yung case number, title ng kaso, kung ano pa. Dapat meron kayo noon. Kasi hindi makakagawa ng affidavit of desistance kung walang detalye. Alam naman, pangalan na ilagay doon, walang case number o kung ano. Kaya kung kayo ay parts ng respondent, family niyan, immediate family, kaibigan niyo, gusto niyo tulungan, tulungan niyo ngayon yung complainant na makapagpasa ng affidavit of desistance. Puro lang, walang gastos yan, halos. Kung i-required man kayo ng notaryo, magkano lang naman notaryo, 200 pesos. Sabihin mo na kasama na yun doon, 500 pesos, kasama na yun doon sa paggawa ng tawag na affidavit of desistance. Karamihan yan, kapakit niya. Parang notaryo lang yan. 500 pesos. O, suyuin mo yun, pakisamahan mo, pakainin mo yung complainant. Pamasayahan mo para makapagpasamahan mo doon sa prosecutor pagpasa. Ngayon, pag na-submit na yan ng prosecutor, pag nireceive niya na yan, tinatakan niya na yan, ang ibig sabihin, okay na. So, maaaring kumuha ng isang kopya niya ang prosecutor na may hawak. Tapos, yung isang kopya, ipasa niyo doon sa court, pareceive niyo. So, pag-resume ng ano yan, pag-resume ng hearing, sabihin natin, yung hearing ay 3 months pa or 1 month before. So, doon siya mag, yun ang babasihan ng judge para i-dismiss yung kaso. O pwede naman, hindi naabot doon sa hearing, follow-up nyo na lang, pangkisuyo kayo, baka pwede yung unahin. Kung pwede yung gawin, usapin nyo yung clerk, gawa na ng dismissal. Para, makagawa na ng release order para doon kay police, para doon sa BGMP na i-release na yung suspect o yung respondent kasi wala nang kaso, withdrawal na. O, so hindi agad-agad ah. Sabi niyo, ilang buwan. So nakadepende po sa court ng process nila. Alam niyo naman sa panahon ngayon, no? May mga court na wala talagang tao, skeletal force. Hindi regular ang pasok. So, hindi natin masabi. So, it's a matter of follow-up. It's a matter of schedule ng court. Kung may pasok sila o wala. So, huwag kayong magmadali. Pero hindi ang sure dyan, hindi aabuti ng months lang yan, weeks. So, depende yan sa inyo. Depende yan sa nagpa-follow-up kung masinop kayong mag-follow-up. Okay? Yun po ang magpapalabas kung paano makalabas yung mas madaling makalabas yung respondent or yung tinatawag nating suspect. So, paano naman kung ganito? May tanong. Sir, tansya ko, ang parusa ko is ang parusa ng suspect ko ay ano lang? Ang sabihin natin 1 year lang o 2 years. Pero 3 years na siya nakakulong. Paano yon? So, yun po ang ano. Dapat siguro mag-inquire kayo doon sa prosecutor, sa judge. Dapat bigyan na lang ng final judgment. Kasi tapos na yung ano. Tapos na yung penalty ng tao. Kasi ang posibleng final judgment na lang ay 3 years. Kung nakakulong na siya 4 years, sobra pa. Diba? Common na nangyayari po yan sa mga court natin. So, it's a matter sa inyo po na tutukan at i-follow up. Lagi mag-ipag-usap sa prosecutor na naka-assign sa kaso. Kasi yun lang po yung magsusulot doon sa judge. Sila po ang daan. Hindi ka naman pwedeng magdirekta doon sa judge. Mas sobrang baka ma-open.
Nakahiya. Pero kung kaya mo, eh, kabisado ko naman si Judge. Mabait naman. Pwede naman yun. Di masyado busy. Okay? Ayan po ang tatlong paraan na yan para makalabas yung kaagad yung pamilya nyo, kakilala nyo, kaibigan nyo. Bail, bargaining, kung kaya naman sa bargaining, at settlement. Para ba? Para magawa yung ma-dismiss yung kaso o release order. Sige, ha? Maraming salamat po. At muli, nagsasabi, police ako. Hindi lahat ng criminologists ay nagpo-police. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching.